mapapahamak ka. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kumilos. Kaya ibigay niyo na hinihingi ko kung ayaw niyo maglayas ako at hindi niyo na ako makita. May mga anak na labis na mapaghala. Hindi maunawaan ang sinuming palad ng magulang. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ina sa ating gulang sa kanyang panahon. Nay, nasa na yung hinihingi ko sa inyo? Eh, anak, hindi ba maaaring sa isang linggo na lang? Ano? Eh kasi, babayaran ko sana yung mga utang natin sa tindahan ni Amparo at maging doon kay Cynthia. Ano eh, nakakabwisit naman oh! Anak! Di nyo na nga ako ng pag-aral eh, pati ba naman magandang damit? Ipagkakait nyo pa sa akin? Ano ba yan? Oh, ano? Huwag ka lang umiyak. Sige na, sige. Oo na. Ipiusap na lamang ako sa mga pinagkapautangan natin na sa isang linggo pa na lamang sila babayaran. Sige na, kunin mo na, oh. Wow! Lalo kang gumanda sa suot mong damit, Ina. Talaga? Tiyak na ikaw na naman ang mapapansin sa pupuntahan natin pa ito. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari, Limuel. Galing ha? Para makita nung chismosa pupunta doon na kahit mahirap lang ako, maganda ako. At kaya rin bumili ng mga damit na tulad nung sa kanila. Siguro, mahal na naman ang bili mo sa damit na yan, no? Siyempre! Ayoko yata pagtumanan ng iba. Oh, kawawa naman si Aling Olga. Mahirapan na naman siya sa pagbabudget. Siya. Nanay siya eh. Kaya kung mahirapan man, natural lang yun. Tsaka kasalanan naman niya eh. Kaya siya nahihirapan. Ha? Dahil hindi siya humingi ng sustento sa ama kong nakabundi sa kanya. Ina, bakit ka pa ganyan sa nanay mo? Mabait naman siya. Mahal na mahal ka. At ginagawang lahat para mapasaya ka. Ay kaso nga, kulang pa rin yung mga ginagawa niya. Kulang pa rin? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Olga? Cynthia, pasensya na sana ha. Huwag ka sana magaling. Taong ito. Eh, hindi mo pa kasi nasabi eh. Ano nga ba yun? Eh, hindi ko pa kasi mababayaran yung utang ko sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Sa isang linggo, mababayaran ko rin yun. Eh, nagamit kasi nung ano ko yung pera eh. Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Limuel ko na may mamahaling bagong damit si Ina. Eh, kailangan niya kasi. Aawa naman yung bata. Hindi ko pabibigyan. Naunawaan naman kita, Olga. Pero sana, huwag mong sinusunod ang lahat ng gusto ng anak mo. Dapat matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Hindi yung pinipilit kanyang kayanin ang isang bagay kahit pa mahirapan ka. Eh, Cynthia. Huwag mo hayaang mahilig siya ng gusto sa layaw. Bumili ako ng pininyahang manok. Masarap yun. Na akong gana. Kaya nang kumain. Bakit na naman ba? May problema ka ba? Hindi naman ako nawala ng problema. Wala na magkaisip ako. Ina, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay mga pangangailangan mo. Kaso nga, hindi nyo pa rin makaya. Hindi nyo ako mapag-aral sa magandang university sa kursong gusto ko. Hindi nyo rin ako mabigyan ng magandang bahay at maginhawang buhay. Pero di bali, sa gagawin ko, malulutas na problema ko. Ha? Ano ibig mong sabihin? Bigay nyo sa akin yung address ng ama ko. Pero bakit pa? Pupuntahan ko siya. Mahina kayo eh.
hindi niyo siya nakayang hinga ng sustento. O, ako gagawa noon. Hihingan ko siya ng sustento para mabuhay naman ako ng maayos. Pero ina, mapapahama ka, anak. Mas mapapahama ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko. Kung ayaw niyong maglis ako at hindi niyo na ako makita pa. Ibig niyong sabihin, Aling Olga, umalis si Ina? Oo, Limael. Pupuntahan daw niya ang kanyang ama. Oh? Wala naman siyang awa sa'yo. Iniwan ka pa. Eh, may sakit ka. Tatakot ako, Cynthia. Baka hindi na ako balikan naman ako. Sa klase nang nakabunti sa'yo, eh, tiyak na mabalik din si Ina rito. Dahil hindi niya magagawang ibigay sa anak mo. Ang layaw na hanap niya. Kasi nga, may pamilya na siya. Mahal na mahal kong anak ko, Cynthia. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Ina. Aling Olga, huwag mo kayo umiyak. Hayaan niyo, tatawagan ko siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ay, sige nga, Limuel, anak. Para matulungan naman natin ito si Aling Olga mo. Palesa, baby, palesa. Cynthia, ikaw pala. Namalengke ako kanina. At nakita ko wala ka pa rin sa pwesto mo. Kaya pinuntahan na lamang kita dito sa bahay mo. Parang wala akong lakas magtrabaho. Hindi mo ba nasa isip kong anak ko? Olga, may maganda akong sasabihin. Bakit? Nakausap na ba ni Limuel mo si Ina ko? Mabalik na ba sa akin ang anak ko? Ay, hindi yun. Eh, hindi nga makontak ni Limuel ang cellphone ng anak mo eh. Ay, Diyos ko. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? May pera pa kaya siya? Nag-alala na ako sa kanya, Cynthia. Kalimutan mo muna sandali ang problema mo. Dahil dito, sa sasabihin ko, magkakapera ka ng malaki. At mababago mo na ang buhay ng anak mo. Talaga? Paano? Sabihin mo. Madali lang. Ikukwento mo lamang sa TV kung paano mo dinala ang iyong pagiging ina. Kahit na maraming pagsubok sa buhay. Sino ka? Ba't mo ako inahanap? Ako po si Ina. Itay. Itay? Ba't mo ako tinawag ni Itay? Hindi naman kita kilala. Dahil kayo po ang ama ko. Ako po ang anak niyo kay Olga Santiago. Ikaw? Matagal na kaming hiwalay ng iyo, Ina. Iniwan niya ako na malaman niya may pamilya ako. Ba't ka na parang ito? Inutusan ka ba niya? Hindi po. Gusto akong napunta dito. Kasi gusto ko kayong makita. So ngayon, nagkita na tayo. Hindi po ba kayo natutuwa na makita ako? Alam mo, Iha, matagal ko nang nalimot ang nanay mo. Ang inaasikaso ko na lang ngayon, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi po ako kayang bigyan ng maayos na buhay ni inay. Hindi nga po ako makapag-college. Masyado siyang mapagmalinis. Hindi siya pumayag na makisama sa akin. Lumayo siya. Kaya problema na niya yun. Itay. Buti pa bumalik ka na sa nanay mo. Baka makita ka pa rito ng asawa ko, magkalit pa yun. Pero... Umalis ka na! Kala ko pa naman, matutuwa siya pag nakita ako.
akala ko magbabago ng takbo ng buhay ko. Makakaawa na ako sa hirap. Mali pala ako. Ayaw na siya pumamahal sa akin. Walang pumamahal na sa hirin ko, Mama. Siya yung dahilang nagmamahal sa akin. Pero nagawa ko pa siya saktan at ipon. Inay, ano itong nagawa ko sa inyo? Paano ba ako ngayon babalik sa atin? Tanggapin niyo ba kaya ako? Sasabihin na ni Jordan kung sino kanilang magiging unang Super Mommy of the Year. Ay, naku. Sana manalo ang kaibigan ko. Sana manalo si Olga. Paligay ko po na yun. Mananalo si Aling Olga. Dahil napakaganda ng kwento ng buhay niya. Mahusay din po siya sumagot sa tanong. At maganda rin ang ipinapakita niyang talent. At ngayon, sumapit na ang oras ng ating pinakahihintay. Alam kong gustong-gusto niyo nang malaman kung sino ang ating tatanghaling kampyon. Bueno, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating Super Mommy of the Year ay walang iba kundi si Mommy Olga Santiago! Oh, naku! Nanalo ang kaibigan ko! Nanalo si Olga! Anak! Sabi ko na sa inyo na eh. Sayang, narito sa amin si Ina. Parang nakikita niya ang tagumpay ng nanay niya. Ah, Mami Olga! Baka may gusto kang sabihin. Nanay, pakinggan natin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jordan, at sa inyo pong programa. Binigyan niyo po ng pagkakataong magtagumpay ang isang mahirap at single mom na katulad ko. Tunay na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga single mom na nanonood ngayon. Inihahandog ko naman ang tagumpay kong ito sa mahal kong anak na si Ina. Anak, nagsisi ako na umibig ako sa maling lalaki. Pero kailanman, hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Mahal na mahal kita, anak. At para sa iyo ang lahat ang pagsisikap ko. Congratulations, Olga. Ang galing mo. Punong-puno ng aral ang lahat ng mga sinabi mo sa TV. Salamat sa inyo. Pero, mas masaya sana ako kung narito pa aking anak. Kumusta na kaya siya ngayon? Nay? Ay. Oh, narito na po ako. Ina! Ina! Mahalak ko! Anak, salamat. Nagbalik ka. Iwan ko na kayo, ha? Patawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Naunawaan ko na po ngayon. Tama kayo. Paginawa niyo. Paglayo sa ating ama. Salamat, anak. Salamat. Huwag kang mag-alala. Ngayon, mabibigyan na kita na isang maganda kinabukasan. Gagamitin ko yung aking napanalunan upang maayos ko ang buhay natin, anak. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo. Hindi ko na po kayo paghahanapan pa. Masisihan na ako sa kung anong meron tayo. Basta magkasama lang po tayo.
mga pangyayaring mahirap tanggapin. Ngunit kung ito'y matututuhan lamang na unawain, magiging maganda pa rin ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi, at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.